The Lord. At nagpapabuti po ng pagbati at dubling pag-alam. Pastor Will Estrada Almeida and his beloved children at sa pag-alaala po sa mga turo at aral ng ating minamahal at ginagalang na si Stang Pastor nila si Almeida. Praise the Lord. At nagpapabuti po ng isang magandang tanghali na sa ating beloved ordering preacher, Sonny Janice Tevez and his beloved wife, Sister Vicky, sa lahat ng kanyang mga mahal na anak, sa ating mga minamahal na mga manggagawa. At sa ating beloved preachers, mga beloved prayer warriors, at sa inyo po mga minamahal na mga kapatid, at sa ating mga minamahal na mga bisita, magandang tanghali na po sa ating lahat. Amen. First Lord, mga minamahal, sa bangin ito ay makarinig ng mga buhay na patutunan ng ating mga minamahal na mga kapatid, dahil ito ay utos ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at yung ating sinasagawa dito mga minamahal, ito ay mga nakalagay sa banal na kasulatan. Amen. First Lord, kaya maganda po ang mga kapasalamat sa araw na ito, sa panguna po natin, beloved Brother Armando Mangayo from La Union Outreach, beloved Sister Lita de la Cueva, beloved Brother Roel Buen Consejo, at beloved Sister Christy Ferrer. Sila po ang namang kapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Dahil ang sabi mga minamahal dito sa aklat ng Epeso, Kapitulo 5, Talatang 20, na kayo lagi magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sa Diyos na ating Ama. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, bakit tayo magpapasalamat? Mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, unang mga minamahal, natagpuan natin ang Diyos na tunay. Mga minamahal, na nung araw, hindi natin alam kung sino ang tunay na Diyos. Maraming mga Diyos na ating sinasamba, mga minamahal, na yung hindi na nakakalakad, hindi nakakakita. Mga minamahal, hindi makarinig. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Tayo mga minamahal ay nabahaginan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya nandito naman po tayo sa gawain nito ang Jesus Miracle Crusade na sa panguna po ng pangangaral ng ating minamahal at ginagala na pastor, pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya naman tayo magpapasalamat sa ating mahal na Diyos na nung araw may mga karamdaman, walang kapayapaan sa puso at isipan, ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, tayo pinagpala. Pinagaling ang ating mga karamdaman. Tayo nga mga minamahal ay magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord! At kung nakanda na po ang beloved Brother Armando Mangayo, praise the Lord, kanya na po ang buong pagkakataon para pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus Christ. Praise the Lord! Maganda po, beloved Sister Lita de la Cueva. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang Panginoon. At ang una at pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat, pagluwalhati, pagdadakila ay tanging sa Panginoong Jesus po lamang. Amen! Praise the Lord! At ganun din po ang aking pagpapaabot sa aking dubling paggalang sa ating beloved pastor, Pastor Honorable Evangelist Will D. Estrada Almeida. Kaligip din po ang kanyang beloved children. At ganun din po ang ating pag-alala sa ating magagandang turo o kaya mabubuting aral na iniwan sa atin ng ating beloved assistant pastor, Honorable Evangelist Will D. Estrada Almeida. Hallelujah. Praise the Lord. At ganoon din po, magandang tanghali po sa ating mga beloved preacher, beloved ordained preacher, elder of the church, sa pangunguna po naman ng ating beloved preacher leader, Brother Sonny Estevez, at sa kanyang beloved family. Hallelujah. At ganun din po sa ating mga pastoral workers, instrumentalists, choir members, at sa lahat po ng mga kapatiran na patuloy na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, magandang mga nangtanghali po sa inyong lahat. At mga kapatid, ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sapagkat isa na naman ako na tinawag sa inyong harapan upang ipamahagi
ang kanyang ginawang pagpapala o kaya pagbabago sa aking buhay, sapagkat nung wala pa ako sa kongregasyon na ito ay talaga po naman taglay ko rin po lahat ng klase ng bisyo, gaya ng alak, sugal, sigarilyo, at kung ano nung pa na hindi ka nais-nais sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ngunit nang ako po ay magpabutismo sa banal na tubig, sa pamagitan ng pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus, instant po na inalis na ang mga bisyong yan. Praise hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At ganun din po mga kapatid, ako rin po ay nasib noong taon 1997, doon po sa dako ng La Union, unang krusada po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At nasib din ako sa panghihina po ng ating katawan sapagkat babagsak na po sana ang aking katawan noon dahil hindi ako makalakad ng malayo, hinihingal kaagad ako. Hindi rin ako makatayo ng matagal, gusto ko nakaupo lang. At kung magtrabaho ako ng medyo mabigat ay sumisikip ang aking dibdib. At kung talaga po naman di ko titigilan ang aking ginagawa ay malalagutan po ang aking hininga. At ako rin po ay nagpakonsulta sa mga dalubhasang doktor doon po sa amin. Ngunit pagkatapos ng kanilang pagsusuri ay sabi nila wala raw makitang sakit. At ako naman ay nababahala. At ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sapagkat mayroon siyang ginamit na isang kapatiran natin. Hallelujah, hallelujah, praise God. At siya po naman ang nag-share sa akin ng kongregasyon na ito. Sabi niya may darating na krusada po dito sa La Union, krusada ng Jesus Miracle Crusade. Dadalo ka, baka dito ka gagaling, sabi po niya. At pinaunlakan ko rin po ang kanyang panyaya at hindi ako nagpatumpik-tumpik pa. Ako pre, nang dumating po ang krusada, ay kagad din po akong dumalo at nag-observe. At sa aking pong nasaksiyan na kamanghamangha na gawa ng ating mahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Sapagkat marami po siyang pinagaling na may mga karamdaman doon. At nung ako rin po ay magipagpuri sa ating mga kapatiran ay pagtas ko lang po ng aking kamay ay humagulgul po ako ng iyak na halos hindi ko may baba ang kamay. Ramdam ko po ay gabundok ang aking kasalanan na dapat ihingian ng kapatawaran sa ating mahal na Panginoon. At doon po ako nagpatuloy na dumalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. At nang nagpabatos mo na rin ako sa banal na tubig sa pamagitan ang pangalan ng ating mahal na Panginoon, ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sapagkat ibinalik niya unti-unti ang kalakasan ng ating katawan. Praise the Lord. At mga kapatid, ako rin po ay adult choir noon po sa La Union. Ngunit sa medyo nangangailangan pa tayo ng kunting financial kaya pinatuloy ko pong nagpatuloy po ako sa aking trabaho at darating din araw babalik din ako sa pag-choir sa amin. At ako rin po nagpapupuri at nagpapasawat sa ating mahal na Panginoon sapagkat nung hinanap ko itong gawain natin dito po sa Kalambay, hindi po ako nahirapan. Ay talaga pong dinala po agad ka ako ang aking mahal na Panginoon dito. Ay magandang
ay magandang salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. At hanggang dito na lang po, at ang papuri at pasalamat ay tanging sa Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise Lord. God bless you, beloved brother Armando Mangayo. Praise Lord. Sa pasalamat na sa ating pinagmamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na tayo, mga minamahal. Nibigay ko na po ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Lita de la Cueva. Praise the Lord. Kung nakanda na po ang ating beloved sister Lita de la Cueva. At maganda na po ang mga beloved adults ko. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdadakila ay pinaabot ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sa ating pong beloved evangelist, hallelujah, at ganun din po sa ating beloved mama dear, na talagang ang mga memories niya po talaga ay hindi natin makakalimutan. Hallelujah. Pinasalamatan ko rin po ang ating beloved ordained preacher, mga preachers po, at sa inyo po lahat, mga minamahal kong mga kapatiran. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus na tunay na nakilala ko po siya dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po, mga minamahal, talagang kung hindi ko pa po nakikilala ang mahal na Panginoong Jesus sa gawain ito, talaga nandiyan po ang kaguluhan ng aming buhay. Magulo po, mga sakit, sa pera po, talahat nandiyan na po lahat, halo-halo na ang problema namin, hallelujah. Subalit nung makilala po namin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International, tunay na talagang pinagpala kami ng mahal na Panginoon, pinaganda po niya talaga ang aming buhay, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, mga manali, hindi naman po ako nagyayabang na pinaganda na kung anong bagay, kundi talagang inalis niya lahat ang kinahihirap namin sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. At pasasalamat ako rin sa mahal na Panginoon na noong ako po ay hindi makalakad, mga minamahal, talagang nandyan po ang nahirapan din po ako. 10 days akong hindi nakalakad, mga minamahal. Grabe po talaga ang hirap ko. Hindi ako pwede nang walang nag-a-assist po, mga minamahal. Noong pong nagtatagal na, sabi po ng mga anak ko, sabi po ni Cheche, sabi, bakit ayaw ko magpa-check up, sabi niya. Sabi ko, huwag na, pagagalingin ako talaga na atin, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Oo nga, ay paano may ka-cash out ang karamdaman mo kung hindi ka magpapa-check up, hindi mo malalaman kung anong karamdaman mo. Sa ganun po, pumayag po ako, mga minamahal, dinala po ako sa Calamba Medical Center. Hallelujah, praise the Lord, para ma-check up. At alam niyo po, mga minamahal, sabi ni Dr. Gurango, Mami, wala naman, napakataas lang talaga ng blood pressure mo. Kaya binigyan po ako ng napakadaming gamot. Hallelujah, praise the Lord. Subalit, talagang kapuri-puri ate mala Panginoon. Ganun pa rin ako, hindi pa rin po ako makalakad, mga minamahal. Ang ginawa ko po talagang nananalangin ako sa mala Panginoon. Huwag mo naman akong pahintulutan na talagang hindi makalakad. Paano ako makakadalo sa gawa? No, makakaawit sa gawain mo kung ako'y ganitong hindi makalakad. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, talagang nahipo ang ating beloved ordained preacher, and his wife, mga minamahal. Pabalik-balik silang mag-asawa napunta sa amin, mga minamahal. Inilelayhan sa ako ng ating beloved ordained preacher. At nakaraan nga po, mga minamahal, ang siguro po mga walang 1 week, mga minamahal, talagang nakakatayo na po ako, nakakalakad na po ako. Hallelujah, praise the Lord. Nung nakikita na po ni Sister Emma na medyo nakakalakad-lakad na po ako, ayaw ko pa sumamba talaga, nahihiya po akong makita kung pa ano-ano kong lumakad. Ang sabi po ni Sister Emma, nahi talagang hindi ka pa makakalakad. Sabi ko, Emma, talagang hindi pa ako makakasamba, mga minamahal. Sa ganun po, parang pumapasok sa isipan ko, sabi po ni Sister Emma, nanay, bakit si ganun, nagaganyan din, bakit yun, nakakasamba, nakaka-ano na. Parang napahiya po ako, naglakas loob na po ako, mga minamahal, na sumamba, hallelujah. Ang ginawa ko, Wednesday ako unang-unang samba, noong ako'y nakakalakad na po, mga minamahal. Sabi ko, kung medyo sumemplang ako, o kung ano man, konti lang ang makakakita sa akin, hallelujah, praise the Lord. Subalit purihin natin, pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Talaga simula po nung
Wednesday na yon, nag-Friday, nag-Sunday, tuloy-tuloy na po ako, nawala na po yung hindi ko, nakakalakad na po ako, hallelujah, praise the Lord in Jesus' name. At isa pa po mga minamahal, yung pong, nung ako'y na-aksidente po, ito po talaga ang napakabigat sa nangyari sa buhay ko, yung balit sa ganito, hindi ko po sinisi ang ating mahal na Panginoon, hindi ako nagtampo, hindi ako nagalit, wala, basta humihingi lang ako ng awa at tulong sa mga Panginoon, ako'y pagalingin po niya. Hallelujah. Narinig daw po ng mga anak ko na napakalakas yung parang bundol po sa kalsada. Kasi po ang bahay namin malapit sa highway, mga minamahal. Tumakbo po yung dalawang anak ko at hindi nila akalain na talagang ako ang makikita nilang nasa kalsada, mga minamahal. Sa pagpapala ng mga Panginoon, mia-mia lang ng konti. Siguro po mga 9 o'clock na po yun eh. Mia-mia po ng konti. May tumigil po na van. Ang sabi po ng driver ng van, sabi bakit na, paano siya? Umiiyak po si Lani ko. Sabi niya, na-aksidente po ang mother ko. Hallelujah. O sige, dali natin siya sa hospital. Dinala na nga po ako sa Karamba Medical Center na naman, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, ako'y nakita po ng neurologist doon, nag-decide po siya na ipasok agad ako sa ICU. Hallelujah, praise the Lord. Yan po ang kanyang desisyon na ipasok ako sa ICU. Dahil wala po ako talagang malay tao. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, habang pinag-uusapan ng anak ko ang magiging bill sa ICU, hallelujah, praise the Lord. Nung tapos na po ang pag-uusap na 30,000 a day ang magiging bill ko po sa isang araw. Alam niyo po mga minamahal, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang nagising po ako mga minamahal, nakapagsalita po ako. Hallelujah, praise the Lord. Kaya hindi po natuloy na ako'y may pasok sa ICU at na-confine na lang po ako. Hallelujah, praise the Lord. Kaya sabi ko po talaga mga minamahal, talaga ang ating Diyos na kilala sa dito sa Jesus Miracle ay talagang totoong-totoo, buhay na buhay. Hallelujah, praise the Lord. At isa pa po mga minamahal, yung 2 times nga pala akong sinitiskan, mga minamahal dito. At ang findings at result po, nakalagay po sa mababa, nakalagay po doon, loss of memory. Mawawala doon po ang aking memorya. Diyan po nalungkot ang mga anak ko. Sabi nila, para ako magiging inutil kung wala akong memorya. Hallelujah. Subalit, ganun man, lumabas na rin po kami. Hallelujah. Praise the Lord. Noong pumaka, ano na, siguro mga 1 month, 2 months na po, kinakausap ako na kinakausap na mga anak ko na yung mga bagay na matatagal na nangyari, nasasagot ko po naman na nasasagot yung mga pangalan, yung mga bagay na nangyari, nasasagot ko po na ikukwento ko. Noon nasabi ng mga anak ko na hindi totoo talaga ang result ng aking CT scan, hindi ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Isa pa pong salamat ako sa mga Panginoon. Last Wednesday po mga minamahal, wala po kaming alam-alam mga minamahal na uuwi para si Chechi ko dito sa Pilipinas. At sabi po ni Sister Emma, sabi niya, may dadating daw 2 best friends si Macdo, yung anak niya, magluluto daw tayo sa mama ka. Ganun nga po, nagpunta nga po kami dito sa Milatra, nandito po ang apartment ni Chechi. Alam niyo po, nagtataka po kami nang nandun na po kami sa Migate, naririnig namin, parang may nagtatawa na ng mga bata. Sabi ko, eh, wala namang bata mga minamahal, wala namang anak si Lani, si Chan Chan lang, high school naman. Ay naririnig namin mga bata. Nung San Bong Gate, makapanik kami sa taas, nagtatawa na po yung mag-iina, hallelujah, dumating pala yung sila galing Dubai, hallelujah, praise the Lord. At pinasalamat ako sa mga Panginoon na talagang yung pagpapala na yan po talagang hindi ko po sa katakalain na makamta namin. Kaya totoong-totoo talaga ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, kaya pa ulit-ulit ko sinasabing talagang binigyan kami ng magandang buhay. Hindi po ako nagyayabang sa inyo mga minahal. Ang sinasabi ko pong magandang buhay, yung talagang masaya, walang sakit, kung ano-ano mga problema, wala. Yun po ang ibig sabihin po noon. Hindi po ako nagmamayabang na ganun-ganun. Hindi po mga minahal. Paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, hallelujah, praise the Lord. Pinasalamatan ko po yung pagpapalaki Chechi na niya na talagang nakameron po siya na apartment dito po sa, malapit po sa Lateran College. Praise the Lord. At sa ngayon po, 6 rooms po yung kanya napagawa at ngayon po, dalawang room na lamang ang walang umuupa mga minamahal.
meron na po yung ano yung apat, hallelujah, praise the Lord. Kaya pa ulit-ulit ko pinasama ang ating pinakamamahalang Panginoong Hesus, hallelujah, praise the Lord. Sabi ko nga sa inyo mga minamahal, tunay na talagang totoong-totoo ang ating mahalang Panginoon. Dito ko po nalaman ang ayaw at gusto ng ating mahalang Panginoong Hesus. Kaya naman po mga minamahal, nung sundin ko lahat dito ang ayaw at gusto ng ating mahalang Panginoon, talagang nakakaranas po ako na hindi ko naman po hinihiling sa ating mahalang Panginoon sa ang ganun ganire. Binibigay niya po sa akin, nagugulat na lang po ako, hallelujah, praise the Lord. Kaya mga minamahal, huwag po tayong magsasawa ng paglilingkod sa ating mahalang Panginoong Hesus, higit po sa lahat ang pagbibigay, mga minamahal. Amen. Talagang nasa pagbibigay po ang ating pagpapala, hallelujah, praise the Lord. Magbigay tayo ng mabigay sa mahalang Panginoon at talagang higit sa binibigay natin ang ibibigay sa atin ating mahalang Panginoong Hesus, hallelujah, praise the Lord. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Lita de la Cueva. Maganda po, beloved Brother Ruel Buen Consejo. Magkatapos umawit ng ating mga beloved adults. Kaya habang nagganda po sila tayo tumayo, umawit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Praise the Lord. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na nagtawing buhay. Managawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, ibagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, sa pampatan sa pag-awit ang ating mga let's welcome the Jesus Maroon Crusade International Ministry, our beloved adult squad, sa napapuring awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. First of all.
kahangahangang tunay na aibigan si Jesus. Langit ay kusang nilisan upang tayo'y matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Ako'y makasalan ay tinubos. Mating sa lupa at sa langit I'm not afraid to die.
kamamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you for the love of the Lord's choir. Sa mga papuring gamitin yan para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus Cristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord.